Hello po, good evening sa Pilipinas time, ano? Dahil gabi na po sa dito sa Pilipinas. God bless po sa lahat po ng aking subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta, ano? At narating ko na rin ng 1,000 subscriber, ano? Maraming salamat po sa inyong mga suporta, ano? Papasalamat po ako una-una sa ating Paginoong Megapal, ano, na siyang lumikha sa pangkalahatan, ano. At siyempre nagpapasalamat ako sa suporta ng aking pamilya, ano, at sa aking mga kaibigan, ano. Siyempre maraming salamat po, at doon sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin na kahit di ako kilala ay nag-subscribe sa akin, ano. Hayaan nyo po't pagigihan ko pa ang paggawa ng mga video, no, upang magbigay sa inyo ng konting impormasyon, ano, upang makatulong, ano, kahit ito lang alam kong paraan upang makapag-share sa inyo, no. Kamukha nga ng ginawa ko sa mga una kong video, no, yung tungkol sa electrical, ano, dahil po yung skill ko, no, yung electrician po kasi ako, eh, kaya yun po yung kadalasan na ibinablog ko, ano, yung tungkol sa electrical, ano. Hindi lang yun, siyempre yung mga ibang bagay pa na naibablog ko, ano, kamukha ng mga aircone, yung mga generator set, marami pa akong gagawing video na alam ko na pwedeng ma-share sa inyo na nakakatulong, ano. Saka yung mga ginagawa ko sa mga bilang isang building maintenance, ano. Ay, inuulit ko po, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin dahil narating ko na po ang 1,000 subscriber, ano. Sana po patuloy niyo pa po akong tulungan, ano, suportahan, ano, upang pagigihan ko pa ang aking gagawin niya, ano, ng mga video, no. So bagamat tayo ano, no, busy sa trabaho, pero nabibigyan ko pa rin ng panahon ng pagbibigay sa inyo ng konting impormasyon, ano, tungkol sa mga gawain ko, kung ano yung mga trabaho ko na pwedeng i-share sa inyo na nakakatulong, ano. Maraming salamat po, ano. Bago po ang lahat, ano, kasi bago ako naging electrician, kamukha ng mga sinabi ko sa una kong video, ano, ako po ay naging repairman. Bago rin naging repairman, naging janitor po ako ng halos 2 taon, ano. Ganyan talaga, ano, kasi pagka kung ano yung trabaho na pwede, na available, kasi minsan pag mamili tayo ng trabaho, wala, kasi kung talagang kailangan natin kumita, kahit anong trabaho yan, basta legal, ano, nasa malinis na paraan, ano, igagrab natin, ano. Bago rin ako naging janitor, naging security guard muna ako, no, ng halos 15 years po ako naging gwardiya, no, bago ako naging janitor. Siyempre, may mga training din ako noon, no. Sa 15 years ko paggwardiya, marami rin ako naging training. Una-una, siyempre, training ng isang security guard, o kalaunan, siyempre, nag-train din ako security officer. Hindi lang yun, maraming, ano, no, mga training din kami na firefighting. Kailangan yan, eh, no? Nag-training din ako ng VIP escort. Siyempre, bilang isang security guard, kailangan mag-training ka rin kung paano mo idepensa ang yung binabantayan, ano, binabantay yung establishment o tao na minsan merong pinapa-backupan ng tao, ano, no, kilalang tao, na yung ibig sabihin yung mga
mataas na posisyon ng isang kumpanya, no? Kunyari, mga presidente, o mga director, board of director, kapag mayroong pinapa-assessan, ano? Kaya yung mga trabaho ng security, ano? Training din ako ng safety officer. So, siyempre tayo kahit anong trabaho basta kumita eh pasukin natin, ano? Nung ako po ay kasagsagan po ako nung naging janitor ako. Siningit ko po yung pag-aaral, ano, kasi mahilig ako mag-aaral, eh, no? Yung alang mga short course lang, ano, mga vocational, no? Yung muna ko pong tinapos late machine operator yung muna kong tinapos, ano, bago ako napunta ng bago ako nakapagtrabaho. Nag-aaral muna ako ng late machine operator. Ano po yung pagtotorno po yun, ano? May mga nasirang pyesa ng ano, alinmang sasakyan o pang transportasyon o pang industrial equipment o ano, no? Tapos yun, yung mga pyesa, yun, pinapatorno sa amin, ano? Gagawin dun. Yung isang pyesa, kunyari kung shafting siya o hub, ganyan, ano, wini-welding yun, tapos ang gagawin naman, itotorno mo, ibabalik mo sa dati yung pyesa, ano, para magamit uli, parang, ano, i-reconditioning, ano, i-re-recon siya. Instead na bibili siya ng bagong pyesa, eh, siyempre, pinaparepair, ano, kaysa nga bibili nga naman ng bagong mahal, ano, para pag i-repair mo, konti lang, menos yung gastos mo, ano. Yun po yung tinapos ko, no, late machine operator, no, wala, hindi ko nga alam ang ibig sabihin ng late machine operator, no. Nung ako po yung nag-aaral, yun pala yung ibig sabihin ng mga, yung ibig pala sabihin ng late machine operator, yung mga makina pala na pantorno, no. Natapos ko po yun ng halos, ano, isang taon din. Nung ako yung nag-aaral. Yung panahon na yun, nung natapos ko na, bago ako nakapagtrabaho, ano, hindi yun ang naging trabaho ko nung ako'y nagtapos ng late machine operator. Nung napadpad ba ako sa Maynila nung panahon na yun, nung pagkatapos ko nag-aral, nagpumasok ako ng security, ano, no, security guard, ano. So, nung security guard ako, dami ko rin pwestong napwestuhan. Dominium, bakanting lote, tsaka ano, no, yung factory, napagawaan ng ano, yung nagaraya, tapos yung garments, residential, dami kong nadyutihan. Hanggang mga yung huli ko na nadyutihan, malalaki na. Duty pa ako ng Machine Aid Tech Philippines. Kagandahan doon sa na-dutyan ko na yun, nung ano, na-duty ako sa late machine Machine Aid Tech Philippines. Ano pala yun, pagtotorno pala yung produkto nila, yung mga tinotorno nito yung mga malalaking malalaking shafting ng barko o dirigasyon mo sa power plant, yung mga shafting motor ng ng mga power plant, ang lalaki. Mga tag nito, turbina. Yung turbina, yung shafting ng turbina, may mga turbine blades yan, yung yung nila tinotorno, grabe, ang Machine Tech Philippines, sila yung nagre-recon sa mga malalaking industriya ng power plant, ano, doon nila, ano, yung gagawin nila doon, kung pwedeng i-hauling nila yung, ipu-pull out nila yung
isang materyales sa isang malaking ano no paggawaan, kukunin nila yun, doon nila itotorno sa mismong shop ng Machine Tech Philippines. Tsaka yung Machine Tech Philippines na yan, ang ganda ng mga ano, mga milyones yung mga parate nila, ano yung pag ano, merong nakapunta na ron, ano, ang ganda kasi yung ano nila doon, instead na welding rod, ginagamit nila tapa wire, ano, ikinakabit nila sa lathe machine, no, iipit nila yan, ano, sa malaking makina. Ngayon, pag ikot ng shafting, parang ini-spray lang sa ano, ini-spray lang sa shafting yung ano eh, parang tough wire kung tawagin ano, i-spray nila yung baka labang umiikot yung shafting. Binibuild up nila ng ano, ng parang pag habang ini-spray yan, siyempre magkakaroon siya ng nagwe-weld dun sa mismong base metal, ano. Nabibuild up siya. Ngayon, siyempre kasi ang isang shafting kasi pag pinasukan ng bushing yan, pag maluwag na, gagawin, i-reconditioning para babalik sa dati. Babalik sa dati yung ibabalik nila sa dati para maging fit siya, i-re-refit nila. Yun. Pag na-build up na siya, totorno nila uli yan. Galing ang magaling po sa ano, sa yun pa yung napakagandang napwesto ako. No? Nung ako'y nandun, ako'y nagugwardya, dami nilang kliyente, no? Minsan sa Universal Rubina, yung mga industrial machine na, no? Ang tag nito, sila yung gumagawa, lalo yung mga, anong tag to, valve seal. Yung, kamukha sa Del Monte, meron silang kliyente na rin Del Monte, meron siyang makina doon na ano, no, yung sa pagawaan, factory pagawaan ng juice, so Del Monte juice, ano. Tapos doon nila nire-repair. Kasi pag bibili ka nga naman ng piyesa sa ibang bansa, napakamahal. Samantala pag pare-reco nila, mga doon sa equivalent ng kabuuan ng halaga ng isang piyesa, one-fourth lang yung bibitawan nila, no, yung gagastos nila. Pero pag bibili nila yun ng, ano, sa ibang bansa pa, siyempre mahal. Pero samantala kung ipaparigon mo at magagamit mo naman na matagal, so yun na lang ang choices nila, yung ipaparepair nila. No? So yun nga, yung trabaho nila dun, yung valve seal, tapos yung mga shafting. Maganda yung ano, sa lathe machine, sa Machine Tech Philippines, ano? Yung mga napakagandang nagdutihan ko. Ako naman meron pa akong nagdutihan na napakaganda rin, ano? Sa bali sa Petron yan, sa Petron Refinery nung ako po yung guardia, no? Nag-duty rin ako ng ano, Petron Bataan Refinery, napakaganda po niya, napakaigpit po ng security dyan, ano? Talagang sa lahat ng mag-dutyan ko, yung pinakamaigpit. Kasi mula pagpasok mo, talagang todo inspection, wala pong lahat po, walang exempted, ano, talagang in-inspection sa Petron, talagang bawal po, bawal lighter, bawal sigarilyo, lahat po, cellphone, bawal po doon. Meron lang talagang lugar na ano, ano, na pwede kang ano, pwede kang gumamit ng cellphone. Pero pagpasok mo doon, pag naggalagala ka, hindi ka pwede mag-cellphone, no, siguro sa opisina, sa loob lang ng opisina ng gigundya kung saan ay hindi restricted. Pero dating man sa field, sa loob, wala na, hindi ka na pwedeng gumamit ng cellphone, ano.
Tsaka yung sasakyan, kapag papas doon yung inspection po, bawal po yung sasakyan na, ano, no? Na may nakalawit na wire sa ilalim, ni-inspects po yan, inspection ng safety. Ang safety po ang pinakamahigpit sa refinery, ano, kasi siyempre, ano yun eh. Ano tawag nito, gawa po ng fuel yun, no? Gawa po ng gasolina, no? Udo, yan, kaya napakahigpit po doon. Cellphone, kasi ang cellphone, kapag pag kasi nagbabibrate o nag-ano yan, nag-spark ka, tanong ito, yung nagbabibrate po yung cellphone, siyempre nakaka-ano yan. Medyo naglilikha rin ng mga, ano, nag-ignite, ano, para sa madaling salita pa. So, kahit yung motorcycle, ano rin, bawal din sa loob ng petrol. Napaka-ano po niya. Ang daming bawal po sa loob ng petrol. Sa mga maigpit po dun, ano, doon lahat. Pag sa petrol ka, ang dami kang training, magte-training ka ng, siyempre, ano, firefighting, yun, sa petrol. Doon ko rin naranasan, naging firefighter ako, no? Naging bombero, no? Security guard, firefighter ka. Pag naging warrior ka rin, bombero ka na rin, firefighter ka na rin. Kasi yan yung mga laging ano, tinitraining sa amin. Kasi ang petron, tag-ulan. Siyempre, pag tag-ulan, ano yan, madalas yung kidlat, ano? Madalas mo tinatamaan yung tangke, no? tangke kasi ng ano, yung pinag-iimbakan ng raw crude. Kasi yung petron, merong ano yan eh, galing ibang bansa yung raw crude na hindi pa na-refine, ano, pag magdidiskarga yung barko, didiskarga yung raw crude, nasa gitna po ng dagat yan, tapos may pipeline po na galing sa gitna ng dagat, papunta sa, ano, Pampang, ano, sa tank farm. So, i-discharge nila yun, ikakarga nila sa tank farm. Yung tank farm yan, ang lalaki. Kung tawagin million tank, kung tawagin, ano, kasi million barrel, ano doon, laman nun. So, doon nila i-dineposito bago papuntahin doon sa processing area, ano, niluluto nila yan. So, yung tank na yan, halos ang 1/4 niyan tangso, ano, yung takip niya tangso yan, no? Sa ilalim, tangso din. Siyempre ang tanso medyo inaakit niya yung ano, no, yung kidlat, no, pag ano. Kaya madalas tinatama pag tinamaan yung tangke, siyempre pag hindi nahuli nung lightning arrester, malamang talaga sunog yung tangke, no? Kaya nagkakasunog. Although doon naman meron naman bawat kanto ng isang tank farm, meron siyang fire hydrant na nakatutok, na nakaabang, ano, meron ding foam na nakatutok sa tanke, no? Pagkaman yung foam niya, napakamahal po. Ang ano po yung ideya ko po dyan, kasi nung ako nagtanong po sa safety officer, yung foam na po na ginagamit na pamatay sunog, napakamahal po yun. Chemical na po yun, ano? Pero pag yun ay binuga na ng foam, kasi ang foam kasi pag yung bula, kapag tinakpan yung apoy, siyempre mamamatay, wala ng oxygen na ano, lulusutan, kaya ano yun, agandang pinagtitira nila, no? Pero hanggat hindi pa kailangan gamitin, ginagamitan mo na tubig. Ngayon, pag hindi na kaya, foam na yung ginagamit, ano? Kasi hindi din basta-basta gumagamit kasi ng foam, kasi mahal yan, eh. Ano yun, chemical na yun. So, yun yung mga karanasan ko sa, ano, sa petrol, ano, mga pigwardya. Siguro, hal 5 taon ako nagwardya sa petrol. Doon sa petrol na yan, siyempre, habang kasagsa naka-duty kami, ang dami namin training, ano, nag-training kami ng self-defense. Lahat, pinatraining sa amin. Nag-training kami ng, tawag niya to, radio communication, kung paano gumamit ng radio. Dami namin training at saka yung pagsiselyo po sa barko, no? Tinuruan kami kung paano magselyo sa mga
balbula ng barko, no, kasi puruto pag kinakargaan yan, lahat ng lagayan ng produkto, walang fuel, nakasilyo po yan kapag galing sa Petron, pag i-deliver sa mga ano, no, sa mga depo, yung mga shell yan, so gawak-hawak na para kay engineer. So, sa ibabaw ng barko, ikutin mo yung mga ano, no, mga bulb, no, na pwedeng pwedeng labasan ng produkto, no, kung i-discarga na, no. Alam, mag-match yung selyo dun sa hawak-hawak mong papel, ano, sealing plan, kung tawagin nyo. Pag na-check mo na yun, na lahat ay tama naman yung number ng selyo dun sa papel, at lahat na nalagyan ng selyo, at nakalak na, siyempre, yun ang ipipirma mo na yun. Hindi makakalis ang barko hanggang di mo pinipirmahan yung, ano, no, yung sealing plan na yun. Yun ang magiging gate pass ng isang barko bago umalis. Ano. So, trabaho namin, pagdating ng barko, inaakit po yung inspection po namin. Siyempre, yung pangalan ng crew, kapitan, kung ano yung barko, yung pangalan ng barko. So, nire-record po namin lahat yan, ano yung trabaho namin. Napaka exciting po yung trabaho namin sa Petron, ano. Lahat ng barko, pagdating, inspectionin mo bago bago magkarga, inspectionin mo, bago umalis, inspectionin mo pa din, ano. Kahit mga ano yan, kahit international vessel, inspection po namin yan, ano. So, dun sa Petron, merong pag nagpa-patrolya kami, ano, merong kaming merong pong speedboat, ano, ginagawa namin. Pag nagpa-patrolya kami sa Petron, tinataboy po namin, no, pinapalayo po namin yung mga mangingisda, no, kasi sa Petron, bawal po lumapit yung mga, ano, mga bangka, no, kasi pag nagladlad ng ano yan, ng lambat yan malapit sa pier, syempre pag napulputan yung hélice ng barko, eh wala na. Ano, diskrasya na. Kaya ang ginagawa namin, pinapalayo po namin. Saka yung ibang ano, para maiwasan po yung pagdidinamita, no, baka bigla may dinamita sa buong ano, no, buong pier, no, kaya yan ang trabaho namin. Inspection ng barko, nagtataboy ng mga mangisda para hindi makalapit sa pier, ano, kasi kung kasi sa lugar malapit sa pier, maraming isda kasi hindi nabubulabog, ano. Yun na naging trabaho namin sa Petron. Napaka-exciting po, ano. Dami na, ano pa yung training namin na isa, no, bago nag-radio operator, training ng radio communication, training pa kami, international port facility security, o yun, yung paano ma-identify kung isang barko ba ay isang pirata pa o hindi, kasi makikita mo yung may ano, international ano yun, ship, mayroong pangalan yun, para ma-detect mo kung yun ba'y legit pa na barko o ano, hindi. Medyo matagal na kasi, medyo nakalimutan ko na. No? Yun yung mga exciting, ano. Sarap din ng, ano, maging guardia, no. Maging security officer din ako, ano. Dami, madami kong napasok ang trabaho. Sa residential naman, townhouse yan, medyo hindi naman mahirap ang trabaho, ano. Condominium, ganyan, masarap naman sa condominium. Siyempre, marami kang ano, no, na nakakausap, no? Lalo pag na-pwesto ka sa yung condominium kung saan maraming artista na nakatira, no. Dati ako po ina-duty sa Green Hills, ano, maraming mga taong 1996, tagal na nun. Wala, pag ako nasa Green Hills, no, maraming artist na kakasalubong ako. Siyempre, kilala. Eh, doon, hindi pinapansin. Kasi siyempre, sawaan na sila sa artista. Maganda ang, ano, pag sa condominium ka, hindi malungkot ang buhay mo, ano.
minsan pagbabait yung mga ano no, yung nakatira sa condominium, umiari ng unit, anong upan sa unit, ano, minsan papadala ka ng pagkain, pababaan ka, no, lalo pag yung mga kachukuran mo na, driver o katulong, siyempre, pag naging niya naman na yung katulong, naging niya kaibigan mga driver, o, bibigyan ka ng pagkain pag pagkalam na ano no, na wala kang pagkain, o straight, siyempre, minsan di maiwasan pag guwardiya ka, straight, straight ka. Pag alam na nandiyan ka pa din, eh, ay, siya, oh, kuya, bakit na nandiyan ka pa, straight ako eh, bibigyan ka ng pagkain. Kahit mismo yung mga ano no, yung may-ari ng mga condo unit na no. May-ari ng mga kwarto no, mga amo. Sila na mismo ang magbibigay sa iyo. Mga maganda, hindi ka magugutom pag condominium. Basta mabait ka lang guwardiya, no, hindi ka suplado, nag-iigpit naman pero nasa tama lang. Siyempre, yun ang trabaho natin. Huwag naman masyadong maigpit. Basta alam mo lang na bawal, ano? Pero siyempre, hindi naman sobrang luwag, tama lang. Wala, marunong kumagsama. Yan ang mga, ano, madami akong naging karanasan, no? Napwesto rin ako dati sa tindahan ng furnitures, no? Yung buhay pa ngayon, yung Antro office system, yan talaga yan eh. Na-dutyhan ko din yan, mga produkto nila, yan, magbebenta sila ng mga ano, ng mga modular, mga partition, sila yung, hindi naman silang kauna-unahan, pero sila nung panahon na yun, 1996, sila yung ano, yung medyo malakas bumenta, ng mga yung, mga executive chair, ano, yung limang upuan dati na napakamali, ewan ko lang, mahal pa din ngayon, ano, kasi meron sa 120,000, yung manager's chair, kung tawagin, o VIP chair, yung naitataas mo yung, itataas mo yung likod, backrest, tapos yung mga, kuya nandun, nung nasa Antro system pa, minsan na nakiusap ako sa amo ko dati, napakabait na amo ko dati, sa vice president ng kumpanya, no? Dahil noon, talagang noon pa, gusto ko talagang mag-ipon noon, wala pa akong asawa, no? Gusto ko mag-ipon para talagang pangarap ko talaga mag-aral. Mag-aral ng degree holder, ano? Kaso nga lang, hindi kaya ng budget ko, kaya yung mga tinatapoy, kinukuha ko na lang for short course na lang, no? Case na lang, sabi ko nun. Tinanong ako, kung magkano sweldo ko, yun nga, sinabi ko, napakaliit. Ayun, sinabi ko, usap ako ng pakapeda ko sa Mightline. Kaya noon, nung ako'y bumuti ng panggabi, sa araw, hindi naman ano, minsan sa isang linggo, tatlong beses, ganyan lang ako sumasama. No? Sumasideline ako sa kanila, no? O pag mayroon pa silang project na nakuha, kunyari, mga malalaking ano, ng kumpanya, no? Mag-i-install sila ng mga partition, ng mga, kunyari, bangko, matiligya mga kilalang opisina, no? Sumasama ako kasi ang trabaho lang naman namin. Mag-assemble ng upuan kasi yung upuan ano yan, kapag dinideliver sa isang kumpanya o doon sa kliyente, sa customer nila, naka-disassemble yan, ano, pagdating doon, saka doon na lang a-assemblein, kamukha yung mga partition, mga table, ganun. So, ang ginagawa ko, nakiki-sideline ako, ano. So, dati, nung ako dati, yung manager HR namin na question ako, paano daw yung, siyempre natural, dahil HR ka eh, gusto mo rin naman talaga na maging yung kumpanya mo, yung opisina na pinagsisilba ng gwardiya mo, siyempre eh,
inaano nila, sinicheck nila kung magagampanan ko ba ang trabaho ko dahil siyempre, duty ko sa gabi, tapos trabaho sa araw, natural lang yun, ano? Hindi naman ako sinita na ano, tinanong lang ako. So, siyempre, dahil HR yan, HR manager, sinabi ko na rin sa kanya na nagpaalam na ako sa mas mataas sa kanya. So, yun lang, hindi naman siya nagalit. Sinabihan lang ako na medyo ingat-ingat lang. Huwag masyadong, ano, kasi baka nga naman sa gabi eh, puro tulog na lang gagawin ko. Hindi naman, siyempre, idlip-idlip lang. Doon naman sa pwesto namin, doon sa isang building na binabantayan ko dati, yung sa opisina binabantayan ko, no? Meron namang gwardiya din, parang secondary guard lang ako, no? May sa bungad, may gwardiya talaga. So, kaya lang, siyempre yung kumpanya na pinagsisilbihan ko, kumuha rin sila ng sariling gwardiya, no? Kasi yung ground floor, sa buong building, siyempre inupa nila isang unit doon. So, pero kumuha pa rin sila ng sariling gwardiya, no? So, isang building, meron ng gwardiya talaga. Kumuha lang sila ng sariling gwardiya. So, yun, ako nga doon sa isa sa kinuha. So, kaya siguro nakita naman ng boss namin, yung vice president namin na sliktas naman ako, no, kahit na ako nakakaidlip. Pumayag naman siya na mag-sideline ako, siguro sa awa niya sa akin. So, halos ang taon din po ako, no, nakaipo naman ako ng konti, ano. Napakabait po ng amo ko na yan, hindi ko makalimutan. So, basta marunong ikaw na gwardiya, mabait ka, marunong ka lang mag-isama, hindi ka naman napababayaan, ano, basta marunong ka lang mag-isama. Yung nga po, ano, yung amo ko na yun, pag may mga excursion, sinasama ako, kahit saan, ano, malalayo, ano, sinasama ako, ano. Siyempre, basta marunong ka mag-isama, hindi naman sa yung nagsisip-sip, ano. Papabawang ka lang sa sarili mo, huwag manira ng kapwa mo para ano lang, para sumikat ka, ano lang, pakisama lang. Yun ang mga experience ko nung gwardiya ako. Marami akong pwesto na nagyutian, ano, hanggang ako'y alala ko ba dati, nag-apply din ako ng dami kong ano, nag-apply din ako ng sundalo dati, 1997. Ano, balik-balik din ako sa Fort Bonifacio noon. Eh, hanggat na nakapasok na sana ako noon. Eh, alos sa kada linggo, doon ako pupunta, nakapila ako noon sa hiring pa dati. Kahit umuulan, maambong, sige, pila lang. Pagdating mo dun, pagka nandun ka na, sa grandstand ng Fort Bonifacio, mag-apply ako ng sundalo, magsusukatan ka pala, tanggal lahat yung sapatos mo, pati medyas, sasukatan ka ngayon. Pagka maliit ka, sige, maghanap ka ng, papuntahin ka ng, kukuha ka pa ng permit mo, clearance mo para ma-height wave ka, no? Kasi pag walang kapos ka sa height, pero pang magkapala ng sundalo, hindi ko rin natiis, tinigilan mo na din. Pumalik ko ulit sa pag-gwardiya. Yung mga sarap ang gwardiya, sumalang. Pag nakapwesto ka sa mga panandilote, may gumalungkot. Kasi ikaw lang mag-isa, no? Sa condominium naman, ay maganda kasi may mga makausap ka, no? Opisina, kasi ang experience ko lang, ang mahirap bantayan yung construction. Sa construction, pag ang kainaman doon, pag ikaw naka-duty sa construction, ano, maraming trabahador, ano? Puro sir ang tawag sa iyo ng mga trabahador, ano? Pero pati mga engineer, sir din ang tawag sa iyo.
nagpasikat ka, puro sira tawag, ganun, samantala pag ikaw ay nasa opisina, na nagbabantay, nandun yung mga matataas na katungkulan na amo, siyempre ikaw mag-search, ikaw sasaludo, no? Samantala pag sa construction, ikaw sinasaluduhan. Ang kainaman lang, dun sa construction, pag yung mga trabador, ikaw utangan. Siyempre, pag akala siguro big time ka, siyempre, dahil guwardiya eh. Pag ikaw naman, siyempre, medyo maawain ka. Kahit anong tago mo sa pera mo, pag medyo minsan eh, nakikita mo talaga sa tao na talaga kailangan niya ng pera talaga, madudukot mo eh. Minsan sa awa mo na lang, kahit na minsan ikaw na yung mawalan, basta mabigyan mo lang, ano? Talagang minsan nagmamakaawa pa, ano? Mantala kung ikaw naka-duty sa opisina, ikaw ngayon ang mangungutang. Siyempre, mga malalaki sweldo nung binabantayan mo, eh, ano? mga bigatin, eh, di ba? Supervisor o mga team leader ng isang kumpanya. Ikaw ngayon ang mangungutang, hindi ka mukha nung doon ka sa construction, ikaw inuutangan, ano? Yun lang yung diferensya ng opisina at sa construction. Yung mga alaala ko, na masayang alaala. Napakaganda naman, ano? Ganong panahon na talagang, minsan pa, naalala ko nung ako nagwardiya sa Nagaraya, no? Kasi nung ako yung nagwardiya sa Nagaraya, kasi yung produkto ron, money, kung alam nyo yung Nagaraya, laman ng, yung produkto ng Nagaraya, yung money, tsaka yung coated na peanut, no? Ito kasi sa loob, pag kaluluto pa lang, pag naisali na sa balde, no? Bago pa, nung pa, medyo maluwag pa, bago pa babalot, irerepack yan, makukuha na ako, mainit-init pa. Kukuha na ako, sarap, mainit, masarap pa yan, mainit eh. Kumain ka hanggang gusto mo, huwag lang maglabas. Ganun sa Nagaraya, no? Food industries pala yun. Pretzel, meron din silang pretzel, ano? Cornstarch. Pretzel, masarap din pag bagong luto. Talagang sarap, malasam talaga yung gatas sa pretzel. Gaya doon, pag nandun ka, i-juice na lang yung baunin mo kasi libre ka ng merienda roon. So, nung nataon na doon ako mismo sa lugar kung saan niluluto yung Nagaraya, minsan sa gate ako, nung ako'y nasa gate ako, marami ako na uli naglalabas. Yung pretzel, minsan isang baso, yung lagi tinatabawan labas yun eh, ginawa ko nung nakahuli ako. Hindi ko siya ni-report. So yung isang halos isang baso, na sabihin natin, na siguro mga 1/4 kilo, no? Dami. Na nilabas niya, no? Sabi ko sa kanya, pinapasok ko na lang sa loob. Sabi ko, kay ubusin mo lahat yan. Pag hindi mo naubos lahat yan, nire-report kita. Inubos. Pinilit niyang inubos yung dadala niyang money na ilabas sana. No? Pinaubos pa talaga. Kinain niya na lahat. So, nung pag-ubos niya ng money, binigyan ko pa siya ng tubig. Pinaubos ko isang basong tubig, no? Talaga halos tumirat ng mata, halos din niya nakaya ka ako. Sige, kung dumuubusin, re-report kita. Sabi ko, natakot, ininom niya. Kinaan niya ng kinaan niya lahat yung Nagaraya, no? Pinilit niya. So, yun, winarningan ko na siya. No? Ganun lang, hindi yung report agad, no? Kawawa naman. Ang ginawa ko, pinakain ko sa kanya lahat yun. Tapos pinainom ko, no? Di para madala lang kasi, siyempre, pagka hindi mo gaganunin, ulit-ulit niyang gagawin yun. No, hindi ko naman siya ni-report na pinaubos ko lang sa kanya.
So, yun yung mga experience ko sa mga nababantayan ko nun. Ano? Saka meron pa akong na-dutyan nun, ano, na sa ano naman, sa Nissan, ano, yung ano, magandang experience kung ano nangyari sa Nissan. Ako ay nag-guardia rin, ano, sa ano, sa showroom ng Nissan, ano, sa showroom, bungad niya, showroom, sa likod, yun yung, ano, yung service area, kung saan yung mga inaayos yung ano no yung sa first 1,000 kilometer pa yun, syempre pinapa-service nila. Minsan may sira, doon nila pinapaayos, ano. So, doon sa Nissan na yan, merong ano yun, may showroom, may service area, may painting area, no, may pre-delivery inspection area. Yun yung ano, minsan na na-dutyan ko na lahat yan, ano. Minsan na-dutyan ako sa showroom. Dati nakapag-deal pa ako ng isang sasakyan dati, eh, linggo. Gusto talaga ng customer ang bibili eh. Siyempre, wala namang opisina. Tinawagan ko yung salesman. Pinapunta ko rin, nag-usap sila, no? Dahil gustong-gusto na lang ng tao na may iuwi sa sakyan, no? Pinapunta ko rin yung sales manager. Para meron silang ginawa na kasulatan na pwede niyo iuwi para pansamantala. Siyempre, pag sasakyan yan, nilalo pag milyon ng halaga, no? O kulang 1 million, siyempre, malaking kita yan. Pag ano sabi ng customer, gusto na talagang may iuwi, talagang may iuwi na yan. Basta ayos sila ng manager. Okay naman sa showroom, pagka meron kang nai-refer ng kliyente o ng customer, ano? Tapos siyempre, yung salesman, kukontakin mo. So, magkakapira ka dun, bibigyan ka ng incentive mo. Ano? Bahala na yung salesman sa'yo. Yun ang kainaman, ano. Service area naman, pag doon ako na duty, pre, may mga tip din yan, ano. Hindi man bawal lang tip, basta, ano lang, huwag lang garapa lang naman. Kanyari, pag yung sasakyan, binilin siya ng may-ari, o, isa'y ikaw ng bahala, o, guard, ikaw ng bahala dyan, ha. Pag ano, kunin mo na lang dito, yan, eh. Kasi ang, ano, sa kasa, sa mga ganyang, ano, kumpanya sa Nissan o kahit saan, ano, meron kompleto yan, meron silang showroom, meron service area, may painting area, bad repair painting area, ano, doon nila nire-reconditioning yung sasakyan, ano, mga ano, doon nila nire-repair. At dito naman, ang napakaganda kong napwestuhan naman dito sa pre-delivery inspection, ano? Pagka sa isang sasakyan, kapag na-proseso na yan, na nabili na, ikaw yung last na pipirma, ano? Yung para sa releasing, ano? Siyempre, gagawin mo yan pag bago ilabas yan. I-inspectionin mo kung may tools ba yung sasakyan. Gagawin na, siyempre, lalagyan ng ano, seat cover. Siyempre, tulungan mo rin maglalagay. Tapos na yan, no? Automatic dati, meron akong 50 pesos na, ano, kung nakasampo, di magkano mo na, no? 50 pesos times 10, ano? 500. So, siyempre, si salesman na naman ang bahala sa'yo doon. Sarap sa, ano, sa pag ikaw naging guardia sa mga ganyang kumpanya. No? Pag ikaw naman nasa service area, yun ang mahirap. Pag bahas mo na sasakyan, lalagyan mo ngayon ng lalagyan mo ng number yung ibawal ng sasakyan, susulat yung plate number, tapos kung ano yung model, ano, model kasi dati kabisado ko eh, pagkaharap pa lang, alam ko na yung model ng sasakyan eh, pati yung mga ng kulay, ano, mga pinasa na isan, talagang memorize ko yun, ano, may fox silver, may emerald green, thunder gray, mayroong flamingo red, may dami, basta kabisado yung mga kulay-kulay na yan. Ako yun nag-guardia sa Nissan. Meron pa nga dati eh, ang aga-aga pumasok, ano? Ito'y may ano ko lang, kasi ito maganda ng experience to eh. Ang
aga ng sasakyan na pumasok, pag ano, wala pang ano, alas 6:07 eksakto. So, ano, pinapasok ko na yung sasakyan, lagyan mo na ng number, nailista ko na, galing pa yung sasakyan na yun. Yung customer yung galing pa ng ano, galing pa ng San Pablo, galing ng Laguna, no? Siyempre may dala-dala ng rambutan sa Lansones, binigyan pa ako ng Lansones, siguro mga 2 kilo yun, ano? 2 kilong rambutan din. O sa binilin sa akin, buti hindi pa nakalis yung customer dahil nilagyan ko ng number, nilista ko, nung nakita ko, ay iba to ah. Hindi pala Nissan. L300 pala, kasi ng L300 sa Urban ng Nissan, halos magkapareho sila ng katawan. Sabi ko, ang iba tong na ano ko ah. Hindi ito Urban, nakako L300. L300 na ano, ano? Unang labas ng Mitsubishi ng L300. Ay sir, gago, pasensya na po dun po sa kabila kasi sa Quezon Ave magkakatabi po yung ano diyan, yung kumpanya na ano, no, na yung showroom ng Honda at saka Nissan makatapat, yung Nissan sa Toyota makatabi. Tapos sa kabila naman ng tulay, alam niyan sa ano, no, sa Araneta, no? Avenue, no? Corner Araneta Avenue, Quezon Ave, no? Yung makakatabi yung ano, saya, yung tindahan sa akin dyan. Sa kabila na Mitsubishi. Nagulat ako ng business. MMC. Kako Mitsubishi ito ah. Hindi ginawa ko. Sir, ha, pasensya na ako kayo. Hindi pala ito yung ano, Mitsubishi po sa kanya. Hindi po Nissan. Doon pa sa kabila Nissan. Natawa rin siya. Oo nga, no? Siyempre, humingi ako ng pangkumanin. Hindi ko napansin eh. So, ginawa ko. Tinano ko na, inassess ko na lang para lalabas uli, para pinapunta ko sa kabila. So, isinusuli ko na ngayon yung Lansones sa karambutan. Ako sabi niya, sige, sa'yo na yan. Buti hindi binawi. yan lang ang kainaman dun. Sa pagkakamali ko, meron pa akong grasya. Muntik na disgrasya. Yun yung alaala na, ano, no? Pagiging gwardiya ko na hindi ko makalimutan. Experience na hindi ko makalimutan. Ano? So, sa Nissan, doon na rin ako natuto magmaneho. Ano? Kasi, sa Nissan kasi pag nandiyan ka, siyempre, titurn over sa iyo susi, bibilangin mo kung ano yung laman ng loob na sasakyan, ano, kaya lagay mo sa isang lagayan, ano, meron kang bag na ilagay mo doon yung kung ilan yung bilangin mo, ilan ng points, kung ilang, basta yung mga, ano doon, na importante na nasa loob, ano, yung mga may candy doon, kung ilan ang bilang noon, lista mo roon, ilagay mo sa isang lagayan, ano, may bag siya na, ano, tapos ilalagay mo doon sa tapos sa box doon sa guard station, may mga ano doon, may mga naka-box doon na lagayan, ano, lagyan mo, ilagay mo ng tagging o ng plate number ng ano, no, may-ari ng kung anong sasakyan mo tinanggal, ano, kung anong plate number ng sasakyan at maaari pati yung pangalan ng may-ari sasakyan ilagay mo rin doon, ano. Lang mga personal belongings doon ilagay lahat kasi minsan yung mga may-ari ng sakyan pag pinasok na kinukuha yung mga ano doon, mga naiwan pa rin, ano, yung mga lalo yung mga abo-abubot, siyempre para walang sisiyan kung sinong last touch o kung sinong mga ano yan, secured mo ngayon yung mga natitirang laman doon sa loob ng sasakyan kasi lalo pag yung sasakyan eh ano, general cleaning, siyempre nila yan, ano, tawag ito, nagsashampoo nila yung sasakyan, rinsin loob, labas, ganyan. So, yun, ano, yung mga karanasan ko nung uwi na sa Nissan Quezon Avenue, no,
ano niya, maganda yung naging trabaho ko dyan, naging experience ko nung ako yung gwardiya. No? Hindi ko makalimutan talaga yun, yung pangyayari mo. O iba, napwesto rin ako sa, ano, no, sa mga, sa heavy equipment, ano, mga tindahan, mga bulldozer, mga grader, yung mga crane, yan. Yun ang ano, mga nagwardiya ako doon. Hindi ko pwedeng pakialaman yung mga ano, no, kasi napakadalikado. Pag nakalaman mo, minsan buusog yung crane, eh, patay ka. Sumabit pa sa kable ng kuryente, patay ka. No? Kaya doon sa mga gwardiya, huwag nyo po pakialaman yung mga ganyan, ano. Pakadalikado po yun. Mahirap makialam sa mga ganyan. O baya ko nalang sa mekaniko pag gano'n. Ngayon, kapag ka naman na sa emergency, kung marunong ka, ay emergency yun eh. Ibang usapan na yun. Siyempre, pwede mo nang pakialaman. Siguro din mo lang na marunong ka. No? Pero huwag at maaari, huwag kang makialam kung ano mga nandun na sa binabantayan mo na hindi ka nakakasiguro, no? Makarami ah, yun pa ikakapahamak mo. Tawag ka na lang ng mas autorisadong gagawa o ano, mag-operate. Napakahirap. So, marami ako nag-experience, ano? Minsan din, pagka pinap, meron din ako dati na ano, no, yung ginagwardyan na isang malaking kumpanya din na minsan sinasama din ako pag yung mga may lakad ng mga top brass ng kumpanya, no, yung mga presidente, no, may hindi lang naman ako, kundi kasama ko rin naman yung mga supervisor namin, sabihin natin, namin, security officer namin, yan, meron kami yung escortan, ano, o ina-assistan, ano, ng malalaking tao, ano, para lang matiyak na ligtas yung lakad ng aming binabantayan, siyempre. Naasyan namin yung talagang trabaho ng security. So, ano, nung nagsawa na ako sa pag-gwardiya, eh, ayun, nag-apply ako ng, ina-apply mo talaga nung ako yung nag-apply sa gwardiya, driver, ano, company driver, kaso nga lang, hindi natuloy, ano, siyempre, merong unang nakahilera sa akin, yun ang unang na-hired. So ako naman ay after 2 months pa, bago pa ma-hire ng panibagong ano, kasi magdadagdag ng driver. So noon, nakapag-resign na ako sa nag-resign na ako sa bilang isang gwardiya, no? Sabi ko dun sa ano namin sa kumpanya na na-applyan ko, ano, kung anong available, ang sabi sa akin eh utility man. So tinanong ko naman kasi hindi na ako makapag-antay ng 2 months eh, siyempre buti kung ano, may pamilya na ako, may anak na ako nag-aaral. Eh ano, kailangan ko talaga na hindi ma-standby ng ganung kahaba, no? Siyempre lalo na hindi naman yung papasok ko ng trabaho eh medyo mas mataas sa minimum, ano eh, minimum yung pasweldo, siyempre. Sabi ko, tinanong ko kung magkano yung sweldo ng utility man, sabi sa akin, minimum, eh yung driver, minimum din, no? Sige na ako, habang wala pang skilled na trabaho, sabi ko, no? Tanggapin ko na yung pagiging janitor o utility man, no? Tinanggap ko, naging utility man ako, no, nag-o-janitor kung tawagin, ano.
kasi kaya utility man ka kasi eh syempre lahat trabaho mo no pwede kang pwede kang utusan sa labas, maging messenger ka, pwede kang kasi pag janitor lang kasi syempre trabaho malinis lang, pero pag utility man ka pwede ka pag sa ibang function ano pwede kang gamitin sa yung mag-deliver kung ano yung mga mag-assist sa labas. Naging ano rin ako, no? 2 years ako naging janitor. So nung mag-janitor ako, salamat ko naman na yung pinagsisilbihan kong bilib bago. Ano? Ibig sabihin, pag bago, yung nililinis kong CR, siyempre bago pati yung mga inodoro, lababo, yung urinal, hindi ka man diri kasi puro bago ang ginawa ko, minintain ko na lang. Hindi ko pinapabayaan yan ako yung janitor. Ano? Every three times a week yata, talaga kinukuskus ko yung, inodoro. Ano? Ayaw ko ng manggitata kasi mandiri ka pang manggitata. Ano? Yung swerte ko naman na yung napwestuhan ko, bagong building, kaya ano, trabaho ko siyempre magbawalis-walis ako, magmamap. Siyempre nung una hindi ako marunong, lalo yung polisher, putre, akala ko madali lang. Naku, tinagbuhan ako ng polisher, akala ko madali. Hirap pala mag-polisher. Pagsaksak ng ganyan, napindot ko, tanga na para. Inihila ako ng polisher. So, tinuruan naman ako yung mga dating janitor. Ganito yan, partner, sabi sa akin. Sandali ko naman natutunan ng gumamit ng polisher. Dati na, instead na ang idadrive ko L300 o Vios, yun na dinadrive ko, polisher wala eh. Tagal ng 2 buwan na antayin, kaya yun ang alam ko. So na-enjoy ko naman yung pagja-janitor, ano? Napakasarap naman kasi hindi ka stress pagtapos ng trabaho mo. Ayos na, wala na. Gagawin na, punas-punas ang mesa. Napakasarap pagdating pa sa mga, lalo yung mga opisina na lilinisan mo. Maraming mga babae na, madalaga, may asawa na, siyempre makakausap ka, no? Mababait na mga nag-opisina. Malibang ka, no? Lalo siya, kuya, paki ano nga to? Siyempre, medyo yung mga malambing na pakikisuyo na, parang nawawala yung pagod mo, imbis na hindi mo susundin. Masusunod. Magagawa mo, tuloy pinapagawa na, lalo pag misa ni malambing babae, may namasapalag mo, sige na kuya, siyempre. Iba talaga pag ganun, pinapakisuyo ang may kasamang lambing. Ganun naman yan, eh. Kahit walang lambing, siyempre, magtrabaho ka pa din eh. Trabaho mo yun eh. Pupunas ako ng mesa, no? Punasan mo ng, siyempre, alcohol yan. No? Huwag mo lang punasan ng alcohol, yung may varnish talaga mamumuti yan. No? Kung janitor, hindi rin basta-basta. Kailangan, pag janitor ka, ako napakahirap pag, kasi minsan yung mga pinaghalo-halo ko na yung ako naglinis ng kubeta, no? Yung, kailangan pala i-familiarize mo yun, hindi rin basta-basta yung mag-janitor, yung toilet bowl cleaner, tapos pagaluin mo ng Clorox, naku po, Diyos ko, hindi pwede yun. Kailangan, kasi may mga chemical yan, kailangan maingat ka din, hindi basta-basta. No? Pagka TBC lang, ibubus mo si Doro para pumuti siya, no? Nagawin pa nga, nililiha pa nga yan eh, para pumuti yung Doro eh. No? May TBC, ano pa yun, wala na, hindi na pwede gumamit ng muriatic eh. Sonrox na yung ginagamit. Tapos basta yung mga panlinis, ano? Tapos yung ano naman, hindi ko na matandaan yung iba, yung mga pinangwawax, mayroon pag pinapalisir mo. Dami ko natutunan sa pagiging janitor din, mga gamit na biro mo, papakwintap mo. Parang nakakalibang papakwintap ng sahig. Mula nung ako'y naging janitor, minsan sumasama din ako minsan sa pag nag-assist kami sa labas. Kanyari, may mga project sa labas na
hindi maiwasan ang kukuha sa namin, sa park namin. Isa po lang ng mga skilled. Kami nag-assist kami, mga suro, tatlo, ganyan. Hindi naman lahat kami janitor ang pinapayagan ng ganun. Minsan ako lang pinipili dahil siyempre meron akong experience, skilled naman ako, ano. So, minsan nag-assist ako sa labas, papailaw kami sa labas, ano. Namin, yung kumpanyang pinagsisilbihan namin, siyempre, may mga line crew yan. At may mga erection of pole, o yung pagtatayo ng poste, ano, yung stringing, ano, isang lugar. Pagka kailangan palitan ng kable, ano, yun, gabi na tinitira kasi sa gabi, medyo maluwag, ano, hindi yung busy road magiging ano magiging kalmado, ano, hindi siya masyado gamit ng kalsada, papahinga ng mga tao, kaya yun tinatawag nila na gabi, ano. So ginagawa naman namin, pinipistuhan po namin ng ano, mga genset, floodlight, para yung gagawa maliliwanagan, ano. So yun nga, ano, para naging ano, yun lang madalas namin ginagawa yan, ano. Bago pa dumating yung mga gumagawa doon sa kalsadang yun, nandun na kami, ano, pinapeso namin generator, natapat na namin sa, kunyari, kung nakatayo na yung poste o stringing lang, siya, tinatapat namin sa poste, no? O ngayon, kung erection pole, siyempre, tinatapat din namin doon sa kung saan nakahiga yung poste bago itayo, no? Doon namin tinutukilaw, no? Para pag itinayo siya, makikita, no? O doon sa butas kung saan mismo, ano, itatayo yung poste, no? Mula na yung sa lagi kong pagsama nun, nabuo sa isip ko na tanong-tanong na ako sa mga line crew, bakit nyo ito? Noon naman talaga, ano na ako, no? Mahilig na rin ako magbunding-ting ng kuryente. No? Takot ako sa kuryente talaga. No? Siyempre, pag kuryente ka. Pero nung ano, ulit-ulit ko, isa nag-assemble na ako switch nun. Eh, nung sa tita ko dati, eh. High school pa lang ako, tinitira ko yung ano, pero wala, binababa ko muna yung breaker siyempre para, ito, so pag in-on yung breaker, effective naman magre-repair ko ng switch. Hanggang nung ako nagtrabaho sa isang electric company, yung nga parang kinarir ko na rin siya nung tanong-tanong ako, hanggang nag-aral ako sa MFI, ano, MFI Technological Institute, no? Diyan ako nag-aral. Napaka maganda po yung mga eskwela na yan. Talaga matuto ka ng gusto. So yun nga, yung ako yung laging sumasama dyan sa pailaw na yan, hanggang saan po saan kami nakakarting, ano? Pag may mga bagyuan, minsan pinapadala nga kami dun. Para mag-assist, ano? So, sabi ko, antay na antay ako ng pwestong skilled, ano, kasi nga gusto ko talaga magpapasok na skilled na yun. So ginawa ko, nag-aral ako ng electrician, ano, building wiring installation. Short course lang naman, no. Yun, nung natapos ko naman yung ano, building wiring installation, kasi nga nung gawaan nag-ujok sa akin dahil lagi ako sumasama sa ganyan, sa mga pailaw, ba't di ako mag-aral ng ano, electrician? Yun na. Nung natapos ko na, o yung nag-aral ako, talaga makulit ako, lagi ko tinatanong yung instructor ko, ano. Tapos pagka balik, every ano lang naman yun, every Saturday, Sunday naman yung pasok ko, dahil may pasok po ako ng Monday to Friday, ano. Siyempre, ang pasok ko Monday to Saturday, ano, minsan na-optionan ko na yung Sabado, ano. Pero nagpaalam naman po ako na gano'n sa kumpanya namin, no? Sa spacer ko na siyempre nag-aaral na ako. No? Pinayagan naman nila ako. No? Yun, nagtyaga ako. No? Yung kinukulit ko yung supervisor namin. Supervisor, yung instructor namin. Sir, ano ba ganito? Ito. Hindi naman siya nag-aalit. Gustong-gusto nga yung gano'n. No? Yung talagang alam niya na interesado ko na matutunan mo isang bagay. Yun nga. Ano, pag-uwi ko naman doon sa trabaho ko, siyempre mga barabarkado ko, mga electrician, tanong-tanong din ako, papagawa ako ng diagram, o ganito, ganito yung ano, yun, yung ano, no? Tinuturoan naman nila ako hanggang yun nga.
Tapos yung pag-aaral ko ng electrician. So, yun, nung nakakuha na ako ng, ano, natapos ko na yung ginawa kong course na building wiring installation, ayun, sumasama na ako sa electrician talaga pag may sideline. Siyempre, natuto na rin ako, no? Minsan, kumakanahan ako mag-isa, pero nagtatanong pa rin ako, siyempre, iba na yung ano, sigurado, no? Kasi mahirap pag kuryente pinag-usapan, no? Pag may kuryente ka, dedo ka, pag hindi ka nang ingat, napakadelikado, no? Kailangan sigurado ka, pag nagkabit ka, sigurado ka. Una-unang ingatan mo niya, huwag mong pagdikitin yung line 1, line 2, no? Yan number 1, no? Kahit anong bagay na, no? Kapit ka ng ilaw, pag rekta, walang switch yan. Pag iwalay mo line 1, line 2, lagyan mo ng plug. Madali lang, saksak mo sa outlet, iilaw na yan. Ano? Pag hindi ka marunong mag-divert ng switch, huwag mo gagawin. Anong pagawa mo doon sa marunong. Ano? So yun, nung natuto ako ng electrician. Ano? So sa pagiging janitor ko, nagkaroon ng libreng slot sa repairman, yun. Ako naging repairman na ang nire-repair ko naman ay yan, yung mga generator set, power saw, no? Mga gamit ng line crew, no? Tapos yung mga ano nila, yung mga conductor cover ang ginagamit, ano, sa mga BUC, ano, sa mga building under construction, kasi kailan malapit sa building na ginagawa, lalagay na lang conductor cover. So, ano namin yun, nililinisan po namin yun, nire-repair namin, pag-ibuta, so pinapatesting namin, ano, pinapatest namin yun, kung yun ba'y pasado pa, kasi mahirap magkakaroon ng flash over, ano, kailangan na yung isang tools na gagamitin ng isang line crew ay safe, ano. Pati yung mga gloves nila, pinapacheck yan, ano, may butas na kasi bawal na gamitin pag may butas na yung mga gloves, ano, yung 20kg na rubber gloves. So, yun, nire-repair pa, pinipemes po namin yung generator set, power saw, siyempre, power saw naman, ginagawa namin, hinahasa namin, siyempre, yung blade, no. So, pinakondisyon namin, pinapaandar namin para pag ginamit siya, effective. Hindi yung pagdating dun sa site, saka palang gagamit, pag ginamit na nila hindi umandar, siyempre, matitingin yung trabaho, no? Basta mabilis yung trabaho, maantala, no? Lalo pag importante, no? Kasi ginagamit na yung power, so pagka nakakasagabal yung sanga, yung sa dadaanan ng kable, ano, o diligaya yung sanga sumasampa na sa live wire, ano, kailangan pinuputol na yan para hindi magkaroon ng tripping, ano, kasi pag nag-trip po yan, ako, malaking ano po yan, ano, malaking kawalan po ng isang electric company pagka na-interrupt yung tuloy na daloy ng kuryente, ano, syempre pagka na-interrupt yan at natigil, sabihin natin na 5 minutes lang yan, malaki na yun, malaking epekto na yun, no? Saka siyempre, iwasan natin yung mawalan ng kuryente o ng power electric yung customer, no? Siyempre, magagalit yun, lalo pag kami mga importante silang ginagawa na biglang na-interrupt, no? Yun din ang iniwasan ng isang electric company, no? Yung ma-interrupt yung paggamit ng kuryente ng customer, no? Kaya, ganun na lang kung sila'y mag-maintain sa mga linya, no? Para mabigyan ng magandang servisyo ang mga customer, no? Kaya, ang ginagawa ko naman bilang isang repairman, ginagawa namin, hindi lang naman ako, no? Pati siyempre yung dati, yung ako yung repairman pa, no? Iniigyan namin yung pag-maintenance sa mga gamit namin. Power saw, yung generator, yung number one na ginagamit, ano? Power saw, yung mga hotline tools, ano? Microscopic, yung mga panungkit sa CLF, ano? Yung sa mga sirkito. Yan po yung mga number one na inaayos namin.
para maging ligtas po ang paggamit lang. Ang isang line crew po, pag nakikita niyo mga sasakyan nila, napaka-safe po yan. Bago po sila gagawa, pagtigil po niyan, kunyari, meron silang ibababa na sirkuito, ibababa ang transformer o ikagabit na transformer o ano man, i-repair na poste, ano, papunta na cross arm. Pagbaba po ng sasakyan, unang una nilang gagawin, ano, i-grounding po nila yan. Isang sasakyan kasi may ground yan sa body, ano, hanap sila ng malalim na ano na grounding rod, ano, minsan meron sila dadalang grounding na dun sa basa na lugar, dun nila ibabaon, ano, siguro mga kalating isang metro, kalating metro, no? Dili kapag meron silang tubo o ano nang tawag nito, yung nakabaon sa lupa o sa grounding ng mga poste, doon nila itatap yun. Ang iniwasan kasi dyan, kapag yung isang basket truck o friend o ano man, pag sumampa sa live, ang takbo ng kuryente, doon na agad sa grounding, ano, sa lupa, hindi na dadaan. Instead na sa tao dadaan, doon na sa grounding, you know, diretso sa lupa yan para maiwasan ng kuryente yung tao, sino man na nandun. Kaya kinakailangan na isang sasakyan ng line crew ay mayroong grounding, you know, grounding wire yan. Ano. So, ang ganda nung ano na yun, talaga full 100% copper dapat para maganda yung daloy ng grounding niya. Saka dapat dun sa basang lugar para kapag tumama o sumagi sa isang live wire, isang body ng isang truck o anuman mga equipment na yan, diretso na dun sa lupa. Kaya ano, no? Ang isang line crew, napakahirap na trabaho yan. Lalo na mga high voltage yan. No? Kasi yung ano niyan 20k sa Manila kasi 20 kV, sa probinsya 30 ba, iba kasi yan, 13 kV lang yun, 13 yan, 13 kV yan, baka ano yan, pag madali hindi ka bubuhayin yan, ano, kaya siyempre bago sila kikilos kailangan yung safety ang inuuna nila, no? Pinapakaralan nila yan kung paano sila kikilos ang ligtas kasi napakalaga ng buhay yun. Na dapat naman talaga gagawin nila yun. So, yung nga, no, nung pagkatapos nung ako'y after na naging repairman, ako po'y nag-review, no, nag-self-review, no. Self-review ako kasi malamang ko na may mga nag-exam na mga registered master electrician. Kasi pagka sa isang electric company kasi, lalo na pagka mga line po ka, no, ito gumagawa sa linya. Ano yan, mga 5 years, 10 years, yung iba karamihan mga 10 years na. No, although high school graduate sila, no, authorized naman sila, required naman sila, no, magka-exam ng registered master electrician sa tagal nila servisyo. No? Yung 5 years, pwede na rin. Depende sa gusto mo. No? Required naman, pag ikaw ay isang electrician, ano, lalo pag high voltage yung inawakan mo, no? Pinapayagan ka naman ng PRC na mag-exam. Ano? Gagawin mo lang, mag-review ba? So ako nun, nangiram lang ako ng reviewer, wala naman ako kayang mag-enroll sa review center kasi napakamahal. Ano? Dahil nga sa pangarap ko na maging registered master electrician din ako. So, yun, ano, kasi madalas naman ako sumasama sa mga electrician. Although electrician na tinapos ko, pero trabaho ko repairman, pero ginagawa ko na rin ang trabaho ng electrician, ano, kasi madalas ako gumagawa, magsa-sideline sa labas.
Minsan nagsosolo na rin ako, no? Natuto na rin. So, ginawa ko, nag-review ako. Halos sa taon din ako nag-review, no? Trabaho ng electrician, ano? Kung ano yung trabaho ng electrician, binasa ko po lahat. Nalam ko po yung mga proseso. Yun, nag-review ako, no? Tiyaga ako, nag-review, halos araw-araw yan, nagbabasa ako ng reviewer, ano? Hindi naman buong araw, ano? Kahit mga 2 oras, ganyan. Kasi pag inaabot isang araw mo talaga, masasakit ang ulo mo. 2 oras, babalikan mo na naman, ganyan. So, yung exam na yan, yung reviewer, 1 to 50, ano? May technical, merong TEC. Na ako sinusulat, minamanual ko po yun, sinusulat ko sa papel. Tapos, i-check ko po kung hanggang una po, yung 1 to 50, minsan na 20 na kukuha ko, no, na answeran ko. Pag ako naka-answer na, na umabot na ng 40 sa isang subject, ano? Minsan na, after 3 months, ay, minsan naka-perfect na ako, no? Parang pinapractice ko lang kung paano i-exam, ano? After 3 months, nape-perfect ko na yung isang subject. Sa 45, hindi na bababa ng 40 yung nakukuha ko. Sabihin, talagang na-memorize ko na, no? Kasi minsan dahil dun sa tanong, yun yung mga ginagawa mo, yung mga tinatanong mo. Tinanong dun, tapos nagawa mo na. Magdilikya dun sa mga, yung mga pinag-aralan mo dati. Lalo napakalaga, yung TEC, Philippine Electrical Code, no? Talaga nandun na standard, no? Yung mga kable, o yung mga sukat, o kung saan yung dapat ilagay yung switch. Nandun yung mga nasa exam yun, eh. Lalagay nila dun, ano? Yung mga demand factor, yung mga tanong dun. Ngayon, pag ikaw ay nag-aral ka at naisaulo mo, itinuro ng instructor mo, siya nga pala, shout out ko po dun sa aking naging instructor, napakagaling instructor, ano? Si Engineer Raymond, Joseph Raymond Mabilog, na napakagaling ng MFI Technological Institute dyan sa Ortigas, ano? Sa may Ortigas Center, ano? Ortigas Avenue, ano? Napakagaling po ng instructor yan. At bawat kataga na lumalabas sa kanyang bibig, yung talaga pinapakinggan ko, ano? Talagang napakagaling niya magturo. Sir, maraming salamat po sa mga turo mo. Dahil sa mga turo mo, ako po'y naging registered master electrician, ano? Wala namang imposible kung ikaw ay talagang decidido, no, sa gusto mo, no? Talagang seryoso ka sa gusto mo. Ako po'y nag-aaral, ano? Pati anak ko nag-aaral din. Sabi ko pa, bakit ka pa mag-aaral? Siyempre, pinaliwanag ko kasi ganito, wala namang matanda sa pag-gusto mo mag-aaral, gusto matuto, wala sa edad yan. Mga anak ko naman po ay talagang proud po ako sa kanila, no? Hindi naman silang napakatalino, matalino lang. Hindi naman sila napakatalino. Sila'y elementary, hindi naman sila nawawala ng medal, ano? Honor, hanggang high school, ano? Kakaroon sila ng hanggang senior high. Meron pa rin silang medal. Isa nga, binibiro ako na, pa, hindi ka pa napapagod kasi minsan, tatlo sila, mamaya. Yung isa naman, akin na naman ako para tatanggapin medal nila. Ano? Para ako mag-pin o mag-suit sa kanilang medal. Nakakatuwa naman bilang isang magulang, ano? Na ganun yung mga anak mo na kahit papaano nakakakuha sila ng medal. Ano? Kaya proud ako sa mga anak ko dahil siyempre ako nung elementary ako, hindi ako kahit saan, hindi ako nagkaroon ng medal, hindi ako nagkaroon ng honor, pero hindi naman ako bobo, hindi naman ako
napakatalino, ano, hindi naman ganoon. May alam mo, nasa gitna lang tayo, nasa gitna lang ako, ano. Paano marunong ang umintindi, ano? Sa isang tao kasi, lahat naman gusto natin maging matalino, ano. Ang tao kasi may kanya-kanyang specialist 'yan, ano. May kanya-kanyang ano 'yan. Kaalaman 'yan, ano. Hindi man siya matalino sa isang bagay, pero meron din siyang bagay na kung saan siya magaling, ano. Siyempre, lahat naman ng tao mayroong specialist 'yan, eh. Meron siyang bagay kung saan siya magaling. Yung iba, talagang nagkataon lang talaga na natiyempo sa kanila na napakadali nilang matuto, ano, sa bagay. Ang importante lang, ano, yung marunong kang bumasa, ano, at naiintindihan mo yung mga binabasa mo. Hindi lang basta marunong bumasa, ano. Importante, yung binabasa mo, naiintindihan mo kung ano ibig sabihin ng nababasa mo para hindi ka maligaw, ano. Kamukha na lang ng bagay na isang equipment pag nabili mo, ano. So maintindihan mo yung instruction na nandun, ano, dun sa item na yon para magamit mo ng tama yung isang equipment. Nang sa ganun, hindi ka mapariwara, ano. Mamaya, iba pala yung ano, pag ikaw ay nabasa mo yung ganun na hindi mo maintindihan, magtanong ka po, huwag ka pong mayang magtanong sa mas nakakaalam, ano, na alam mo na talagang alam niya. Huwag yung bastang mamaya nagdunung-dunungan. Alam naman natin kung sinong taong mga ganun, nagdunung-dunungan. Kailangan dun talaga sa totoong marunong, ano, na nakakaintindi. Kasi minsan may mga equipment tayo nabili na mamaya sinaksak pala natin, Yung gamit na pala yun, ano pala, 110, tapos sinaksak mo sa 220, sunog. So, ano natin, huwag tayo mahiyang magtanong, ano. Siguro naman, di ka naman sisingilin nun, no? Lalo pag kakilala mo. Huwag po kayong ano, mahiyang magtanong. Kasi minsan ganun, may tao na marunong lang siyang bumasa, pero hindi naman niya alam kung ano yung ibig sabihin ng binasa niya. No? Hindi naman lahat, pero may mga tao, ano. Ano, pag tayo namili ng cellphone, ano, siyempre tayo, dati na tayo gumagamit ng cellphone. Yung pala yung cellphone na yun, may ibang application pala. O ano, may bawal pala na gagawin dun. Gamit tayo agad, tapos pag nasira, saka natin nagilapin ngayon yung ano, yung manual, ano. Titignan natin yung manual para alamin kung bakit nagkaganon. Mali, ano. Maski ako naman, ganun din, eh. Excite natin paggamit. Dapat ang isang gamit, lalo may patungkol sa ano, sa electronics o ano, no? Ibig sabihin, ginamitan na ng kuryente, ano, may mga device, ano, kailangan dapat, ano, tiyagin natin, basahin natin muna yung ano, yung manual para malaman natin kung paano siya gagamitin, kung ano yung dapat sa hindi dapat, ganun. Minsan nga, ano, ako nga, mahina ako sa cellphone, eh, no? Ako nga, di ako marunong mag-edit. So, isa lang ang cellphone ko. Minsan, gusto ko, meron akong gustong gawin. Pero, nung una nga, yung mag-Facebook, di nga ako marunong yan. Sa edad kong 40 size na, no? Noon, simpleng Facebook lang, ano? Pero, yung, siyempre ngayon, pa-upgrade na yung pag-Facebook. Nilakas ang ulo ko, kamukha na itong pag-YouTube. Ako, inaabot ko na yung 1,000 subscriber, kaya maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. Ano? So, wala namang imposible kung talagang gusto mong malaman, ano, kung mapag-aralan. Ano? So, yun nga, ano, yung payo ko lang, ano, pag meron tayong nabili na patungkol sa mga gadgets o appliances na may kinalaman sa kuryente, basahin po muna natin yung mga manual, ano, kung ano yung nakalagay doon, ano, kasi huwag tayong basta-basta gamit ng gamit, ano. O kung hindi nyo man kaya, itanong nyo doon sa nakakaalam, ano. Kasi napakahirap po. Ako nga, aminin ko po, mahirap, ano, mahina nga rin ako sa mga pagkakalikot ng cellphone, ano, ngayon lang ako naglakas loob lang mag-YouTube. Dahil lang pakayo lang po, ano, para may share ang aking kaalaman, ano.
nga po, ituloy ko na, ituloy-tutuloy ko po, ano, ako yung nag-exam ng registered master electrician, ano, nung po ako nag-exam sa Manuel L. Quezon, ano, sa University MLQU, Ben, kaya sa kaya po, ako nag-exam po bago ako mag-exam, pre, nagsimba muna ako, siyempre bilang isang Katoliko, kahit ano man ng reliyon mo, ganun din ang gagawin mo, siyempre magdadasal ka, ano, magsamba ka kung saan yung church nyo. Ganun din ako, nagsimba ako ano, sa church namin, ano, siyempre sa Catholic Church. Ano. Nanalangin ako na sana makapasa ako yun. Dininig naman ng Diyos ang aking panalangin, ako'y nakapasa. Ano. Siyempre nakakatuwa naman na isang katulad ko na hindi naman degree holder, non-baccalaureate ba tawag doon, ano? Marami akong tinapos pero puro short course, ano, puro vocational, ano. Siyempre, dahil wala tayong kakayahan na mag-aral dati na wala na, hindi naman, nabibiling naman sa isang mahirap na pamilya, ano, na tama lang naman hanggang sa pagkain lang, ano, pero yung mga sumobra na para pang-aral ng mga dekalidad na kurso, mas mataas na kurso, ano, hindi kakayanin, ano, lalo sa amin yun, marami kami mga kapatid, siyempre. Yun, hindi ako nakakuha ng degree, no? Puro vocational ang tinapos ko. Marami akong natapos pero puro vocational. No? Sa pagsisikap ko lang naman, no? Saka sa mga NGO ng government organization na tumulong sa akin, ano? Dati na yung Planet International dati, na tumulong sa atin, ano? Na yung programa nila ay magpa-aral ng estudyante namin noon na walang kakayang magpa-aral yung isang pamilya, kaya sila naging sponsor, kaya noon nakapag-aral isa ako sa NABEA ng ganung programa noon, ano. Ako po'y pinaaral ng Plan International, ano, binigyan kami ng allowance, binayaran pa yung pag-aaral namin, binayaran yung dormitory namin, lahat. Nung nag-graduate na kami, binigyan pa kami ng tools, napaka ano po, no? Yung, kaya laking pasasalamat ko po kung buhay o kung ano pa ngayon, kung patuloy pa ngayon na nag-ooperate yung Plan International dati, God bless po sa inyo, maraming salamat po, no? Dahil ako yung naibahagi nyo yung tulong sa mga tao, sa mga kabataan na gusto mag-aral, ano? Kamukha din ang ginagawa ng test, ng programa ng test na ngayon, ano, na nagpapaaral na rin ng libre, ano. Kaya kayong mga kabataan, ano, na wag po kayo na pag-alagala lang nyo dyan sa kalsada. Maganda pong gawin nyo, mag-aral po kayo. Kahit na vocational lang, napakalaga po. Kasi kung marunong ka po, kahit vocational ang tinapos mo, dahil mo po nakatapos ng degree holder na yan. Kasi yung vocational ang tinapos mo yan, pag in-apply mo sa abroad, napakalaking bagay po niyan. Kaya, advice ko lang po dun sa mga kabataan na tambay-tambay lang dyan, inom doon, inom dito, o napapasama pa sa masamang bisyo. Ang gagawin nyo po, mag-aral po kayo. Advice ko lang po yun. So, yung nga po, ano, ako'y nakapasa ng 2015, ano, ako'y nakapasa ng registered master electrician, ano, at ako'y una ko pong ginawa ay nagpasalamat sa Panginoon, ano, at nagpasalamat po ako sa aking pamilya na sumuporta sa akin, ano. So, yung nga po, nung ako'y nakapasa ng registered master electrician ay mga siguro di nagtagal, nalipat na po ako sa talagang skilled ko na electrician, ano. So, unang taong ko po sa electrician, dami na rin po yung pinagawa sa akin, ano. Nag-layout na po ako ng isang maliit na opisina, pinaractice ko na po yung aking profession, ano. Noon, may nagpapirma na rin sa akin, o. Siyempre, tinignan ko po yung isang bahay kung ano yung kinabit nila doon. Tinignan ko yung size ng kuryente, yung wire na ginamit. Siyempre, isusupervise mo muna yan.
si pagpipirma ka, ganun talaga gagawin mo. Kasi pag once na pumirma ka ng isang dokumento, no, checkin mo na hindi ka mapapahamak. Ano? Kasi mamaya mga undersize siya kinamig doon. Tapos pinirma naman, pag nasunog yung bahay, patay ka. Siyempre, nakalatag yung lisensya mo ron. Ano? So, tatanggal lang ka ng lisensya. Ano? So, ingat-ingat. Ano? Hindi basta pirma ng pirma. Ano? So, ang sa amin lang naman, ano, hanggang 500 amperes, ano, pababa, ano, yung nasakop namin na circuit breaker, ano, yung 501 amperes pataas, ang mga registered electrical engineer na yun, ano. So, hanggang ganun lang yung sinusupervise po namin, ano, bilang isang registered master electrician, ano. So yun nga po, ano, hanggat ako'y, anong ako'y, ano, no, na nakapasa ng registered master electrician, ano, eh, siyempre, ang aming amo naman dati, pinagtatrabuhan ko, ano, siyempre, nagkaroon naman tiwala sa akin, kaya nung pinapadala ako sa mga, nung 2016 presidential election, ano, o national election, nagkaroon po ng inspection sa mga eskwelahan ko, saan gaganapin yung, ano, no, yung polling precinct, ano, isa po ako sa, marami naman po kami nag-inspection, pero isa ako dun sa pinadala sa mga eskwelahan ko, saan gaganapin ng polling precinct, ano, para checkin yung lugar na yon o eskwelahan kung meron bang supply dun sa expected na lugar kung saan ilalagay PICOS machine, ano. So, yun nga, yung inspection namin, ni-report ko kung saan yung lugar na walang supply, ano, eh, doon sa eskwelahan, siyempre, nililista ko yun, binibigay ko sa principal.